po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghiram sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang wag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinursulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila, sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon,
naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y lamagis, nagtagumpay ay makamit, at sumati ng langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis. Ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikinagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ating pasalamatan at papurihan si Jesus Nazareno. Tunay nga po na ating hinahanap ang tunay na kapayapaan. Ngayon sigurong summer, ang iba sa atin, ang kapayapaan ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaunting kapahingahan, nagpapahinga ng konti, away from stress. Ang iba ay nagpupunta sa beach. Ang iba naman ay nagpupunta sa probinsya upang makalanghap ng sariwang hangin. At ang iba sa atin ay nagpupunta sa ating mga magulang. Bakit? Sapagkat kapag kasama natin ang ating mga magulang, lalo na yung mga matatanda na po yung ating mga magulang, nakakaramdam tayo ng tunay na kapayapaan. Kaya nga po, hindi ba tayo kapag may mga bakasyon, pag may long weekend, ang iba gagawa ng paraan upang umuwi? Bakit po? Sapagkat kapag nakausap nila ang kanilang mga magulang na tumatanda na, nararamdaman nila ang tunay na kapayapaan. Ang iba sa atin, may tunay na kapayapaan kapag nakita na ang kanilang mga anak ay malusog, walang sakit, may kapayapaan. Subalit mga kapatid, lahat tayo naghahanap ng tunay na kapayapaan. Subalit, ang tunay na kapayapaan ay ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. At sabi nga sa ebanghelyo ayon kay San Juan, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Sinasabi po dito sa ating ebanghelyo na ang kapayapaang iniaalay ni Jesus, ito ang iniiwan sa atin. The kind of peace that Jesus offers is the peace that comes from His love, mula sa Kanyang pag-ibig. At itong kapayapaang ibinibigay niya ay hindi katulad ng kapayapaang may bibigay ng mundo. Kaya nga po sinasabi din po sa mga narinig natin sa ibang mga pagkakataon, sa Diyos lamang mapapanatag ang ating kaluluwa. Bakit? Sapagkat sa Kanya lamang tayo makasusumpong ng tunay na kapayapaan. Sa Kanya magmumula yung ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, sinasabi po ng ating ebanghelyo, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kapag tayo po ay punong-puno na ng mga alalahanin sa buhay, tanging kapayapaan ni Jesus lamang ang magdudulot sa atin ng kaginhawahan. Ang iba sa atin, nakasusumpong ng kapayapaan kapag tayo po ay nagtutungo dito sa ating simbahan sa Quiapo. Kapag minsan problemado ka na, pupunta ka dito upang manalangin at magkaroon ng ugnayan sa Diyos, sa ating Panginoon. At pagkaraan ng ilang oras na iyong pagbibigay ng oras sa Panginoon, nararamdaman mo yung kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, ang kapayapaan niyan ay priceless, walang katumbas. At ang kapayapaan ito'y pinangako sa atin ng Panginoong Jesus. Kapayapaan na magmumula lamang sa pagkilala sa Kanya. Peace that comes from knowing Him. Kapayapaang nagmumula lamang sa pagtitiwala sa Kanya. Peace that comes from trusting in His promise. Hindi po ba't kapag may mga bagay na hindi nila natin kayang panghawakan, too much to handle, let us surrender. When we experience things
too much to handle. Let us surrender. Isuko. May pagkakataong kailangang ilaban mo. Subalit may pagkakataong kailangang isuko mo sa Diyos. At kung minsan, dito natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Alam niyo po, noong ako po'y nag-aaral pa, syempre tayo'y napapagod. Hindi natin alam kung kaya ba natin talaga. Lord, ako po ay ibinigay ko na ang lahat. Ako po'y nag-aral. Ikaw na ang bahala sa iba. Sa iba pang mangyayari. I surrender. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ang kapayapaan nawa na dala ni Jesus sa ating puso ay magbunso din sa atin upang tunay na makilala na ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan ay si Jesus lamang. At sa pamamagitan ng pagsuko kay Jesus, mararamdaman natin ang kapayapaan sa ating puso. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ngayon lahat ng meron ako, lahat ng problema ko, lahat ng haharapin ko sa buhay. At after nating isuko sa ating Panginoong Jesus, allow the Lord to give you peace. Hayaan mong hipuin ni Jesus ang puso mo at bigyan ka ng tunay na kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tanging si Jesus lamang. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, ating maririnig mamaya sa pari na ang kapayapaan ito ay ating ipagkakaloob din sa iba. Ibibigay mo rin ang kapayapaan ito sa iba. Magbibigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa mamaya. Anong ibig sabihin nito? The mission dimension of peace. Na kapag tinanggap mo ang kapayapaan mula kay Jesus, nawa, ikaw rin maging instrumento ng Panginoon na magbigay tayo ng kapayapaan sa iba. Kapag sinabi mamaya ng pari na magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, alalahanin ninyo na kayo ay nagdadala ng kapayapaan ni Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan sa lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat, sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat.
Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa, puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, O, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuring at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambay ng natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilulunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Awa tunin ang ibon sa pag-ihip ng amihan. Wagis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nalabig kong kalamdan. Init mo'y pangarap kong agad. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay. Puso'y dalisay kailan pa man. Ipahit ulot mo ako'y mapahandusay sa sumasa iba yung kaginawan. Nangungulil ang halay, binulungan ang inig mo. Nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo sa sibuyong. Karilaga ng pagmamahal, Panginoon, ikaw kasimulan ng buhay. Puso'y dalisay kailan pa man. Ipahin dulot mo ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginawan. Ang lahat po ay inanyayahan sa misa ng pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Antipolo sa ganap na ika-6 ng gabi. Ito po ay pangungunahan ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo.
at susundan ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay nyayayahan, lalo ng mga may sakit at may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na Mayo, May 2, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayin mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malulhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinturo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinulwalhati ka namin.